Yes sir, ano po ang pinakahuling namo-monitor ng inyong opisina dun sa Mayon Volcano sa Bicol? Within the past 24 hours, since 5 a.m. kahapon at saka 5 a.m. kanina, nakapagtala po kami ng isang low frequency volcanic earthquake. Medyo mababa to kaysa 21 volcanic earthquakes that we recorded June 11, June 12. Director, masigit ko lang para malinaw. Ano yun? Actual na pagputok ba yun? O paano ba i-describe yan? Volcanic earthquake. Isang kapag dumadaloy po kasi yung magma natin or volcanic gas or fluids dun sa conduit, marerecord po natin yan sa pamamagitan ng mga earthquakes. So kahapon, may isa lang tayong na italang volcanic earthquake. And this is in contrast to the 21 volcanic earthquakes that we recorded June 11 to 12. Tapos, so parang meron ng aktwal na pagputok, ganun ba yon? Actually, since June 8, may eruption na po talaga. Ayan, para maliwanagan lang natin. Kasi yung mga tao hindi alam. Sabi niya, alaba lang yan, usok lang yan. So ngayon, ang inyo ini-establish dito, pasintabi na direkto, hindi mo ako nagmamagaling, kinukonfirm nyo na meron ng aktwal na pagputok. Mahina pa lang. Yes. Okay. Good. No, yung June 8 when good, dahil naintindihan namin. Salamat po. Sige po. When we reached alert level from June, from alert level 2 to alert level 3 last June 8, may pagputok na technically dun sa summit, so may eruption na. Ngayon, lumalabas na yung lava, we call this effusive eruption, yung mabagal na paglabas ng lava in contrast to an explosive eruption. So yung madaloy na dahan-dahan at tahimik na paglabas ng lava, ito yung nakikita natin the last. Ba, delikado na ito. Pero alert level 3 pa rin tayo, Director. Tama ba? Tama po kayo kasi may mga parameters po tayo, mga pamantayan pa tayo tinitingnan bago natin i-raise to alert level 4. So mula noong June 8 hanggang ngayon, na napapansin nyo, parang lumalakas-lakas yung galaw. Parang ganon. Yung pagputok, pagsabog. Kasi sumasabog na nga eh, di ba? Yes, sumasabog na siya, pero yun na nga, dahan-dahan. Okay. So, hindi pa natin ito pwedeng i-raise to alert level 4 kasi may mga parameters pa tayong tinitingnan. Yes, sir. Kung puputok na siya technically. So, tinitingnan natin kapag dumadami yung lindol, kapag dumadami yung pyroclastic density current events, kapag tumataas yung sulfur dioxide, or biglang bumaba yung sulfur dioxide. Pwedeng sumabog tayo ng malakas. Okay, Director, ang local government ng Albay nag-declare na ng 7 kilometers na dapat ang layo ng mga tao doon. Ay, di ba una 6 kilometers lang? Yung ba ay galing sa inyo yung discarding yun o sariling galaw ng local executive? Ano bang inyong posisyon yan sa isong yan? 6 or 7 kilometers? For now, 6 kilometers lamang. But we are advising people living beyond 6 kilometers and within 8 kilometers ranges from the summit. Okay. To prepare. So, sa kanila naman, yung inisyu nila kahapon, it's yes, just preparation lang. They are asking people living within 7 kilometers to prepare. Kaya pa ba ninyo na i-survey, by aerial survey yung area na hindi naman delikado sa inyo para actual na makita yung lugar, Director? May drone na po kami ngayon. Gumagamit kami ng drone. Unmanned drone para kailangan makita yung extent ng for example yung pyroclastic density currents na binuga na nangyari in the past few days yung lava flow. So we don't have to ride a helicopter anymore kasi may mga technology naman tayo. So ganito na lang para maintindihan ng mga tao. Habang nag-uusap tayo, parang ang laki pa rin ng problema. Ibig sabihin, yung panganib na sitwasyon nandoon. Yung delikadong sitwasyon, nandiyan na. Tama po kayo. Okay. Kasi there's always this probability na this quiet eruption, this effusive eruption will turn into an explosive eruption. Mm-hmm. So, ayan. So, napakadelikado. At nabanggit mo, technical kung paano tataas yung level. Pero mahal, kaya ko ni-establish na ngayon, napakadelikado. Pumuputok na, mas delikado pa dahil tumitindi. So, kaya dapat hindi mag-relax ang mga tao doon, o di ba? Huwag na silang pasaway. Dapat umalis na doon sa mga lugar kung sakaling delikado o medyo delikado ang lugar na, di ba, Director? Tama po kayo. Mm-hmm. So, hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Yun ang mahirap sa vulkan, ano po? What happened in 2014. This one is following now. Hopefully, it will be following the 2014 template, which is a effusive eruption. But then,
yung eruption na yun lasted for several months, from August to November. Ngayon kapag gusto naman nating, hindi naman gusto, pero if there will be an explosive eruption like what happened in 2000, it only lasted for several days to several weeks. Yes. But we have to raise alert level to alert level 5.